Good morning mga orbs, welcome back to my channel. On today's episode, pag-uusapan natin yung mga pros and cons ng 2020 Vespa S125. Yun yung daradala natin today. Pero bago ang lahat, bago tayo magsimula, gusto ko muna batiin si Commander natin, si Taytay Scooter Girl. Happiest birthday, Commander! Ayan, siya yung owner nitong gamit natin na scooter, si Commander natin. So, happy birthday, Commander! Nandito tayo ngayon sa C5, ang init. So, pag-uusapan natin yung pros and cons ng ating Vespa S125. Kasi marami talaga nagtatanong, maraming interesado, maraming gustong kumuha ng Vespa S125, kaya marami rin nag-search talaga nitong bike na to. And sa Vespa line, ito yung pinaka starter na scooter nila. So price wise, ito yung mababa yung price, mababa na mataas kung yun yung term dun, kasi medyo pricey talaga si Vespa para sa 125cc. Pero kumbaga, yun nga, ulitin ko ulit, kahit pa ulit-ulit tayo, you're getting the value of what you paid for. Kasi Vespa is not only a scooter, it's a lifestyle mga orbs. Vespa is a lifestyle. Kaya bago ang lahat, bago tayo magsimula, ipasok muna natin ang intro. Let's go! Alright, so ayan, simulan na natin yung pros and cons natin dito sa Vespa S125. So simulan natin sa pros, kasi ayan, di ko alam kung medyo madaming kasabihin kong cons, pero painggan nyo na lang kung ano yung mga pagsasabi ko later. Simulan natin sa pros. Unang-una, itong napansin ko lang ha, sa paggamit natin itong Vespa S125, sobrang fuel efficient niya. Sobrang okay siya for city driving. Kung gusto mong total, sa panahon na pandemic ngayon, sobrang in demand yung mga motorsiklo tsaka mga bikes, mga bisikleta, motorcycles, diba? For personal transportation. Eto, sobrang fuel efficient niya, sobrang tipid niya. Parang yung full tank mo, tumatagal siya ng 1 week or more. Depende kung saan yung biyahe mo on a daily basis. So, ayan, sobrang okay siya gamitin for daily ride. So, yun, fuel efficient. Yun yung unang pro natin. Second, ayan, no? Sobrang okay siya for city driving kasi ang dali niya i-handle. Ang ganda ng handling niya. Ang dali niya i-maneuver. Ang gaang niya. Quick response yung throttle niya, so hindi ka mabibitin pag sisingit ka or ano. Pero syempre, always singit with care. Huwag tayong mga mote kasi putya, naka-best pa ka na, mga ngamote ka pa, diba? Ride with care always. Pero yun nga, gaya ng sinabi ko, sobrang ganda nung maneuverability niya, sobrang nimble and quick response yung throttle. So for city driving talaga, sobrang okay magkaroon ng Vespa. And ayun nga, kung gagamitin mo siya pang office, kahit naka-formal ka, pang office na attire, tas Vespa yung dala-dala mo, formal na formal ka pa rin. Diba? Magaling pala dyan ah, hindi ko alam ah. So, goods na goods siya sa mga young professionals, even old professionals. Kasi nga classic. Then kahit kanino naman, syempre okay siya talaga kasi yun ang pogi niya. So papasok tayo dyan sa number 3 na pros, dahil classic siya, sobrang pogi niya talaga. Sabi nga nila ito yung literal na takbong pogi, kasi kahit hindi ka umaandar, umupo ka lang dun sa Vespa mo, napaka pogi mga orbs. Kasi neck breaker, head turner, ganun kapogi yung Vespa mga orbs. Kahit hindi ka umaandar, kaya no need for speed, you only need your Vespa. Ayan, no? Sobrang classic, diba?
So yun yung number 3 natin, pogi. Number 4, ano bang number 4? So number 4, dahil sobrang pogi nga nung Vespa and classic siya, yun yung laging gusto natin mga orbs pag classic yung motorsiklo natin, eh, mapa big bikes, mapa yung underbones, kasi di ba may mga underbones na classic, yung mga C70, mga cob, bupogi, di ba? Yun yung isang gusto natin pag classic yung motor natin. Hindi na siya maluluma kasi luma na yung look niya, eh. So classic never goes out of style kasi yun na siya, eh. Yun yung style niya, eh, luma, eh. So kaya niya makipagsabayan in any generation, 'di ba? Ganun katindi yung mga classic bikes. Kaya ako, I always dig classic bikes, eh. Kaya yung isang motor natin, yung Harley natin, 'di ba? Classic din. Although personal preference ko yun, mga orbs, no? Yung kagustuhan natin sa classic na bikes. Kasi nga, yun, sobrang napupugian talaga ako sa mga classic. So, etong Vespa, isa siya dun sa mga gustong gusto natin. Kasi nga, classic. Diba? Ulit-ulitin ko pa ba? So, yun yung mga pros. Ano pa ba? Yung brakes. Yung brakes nitong Vespa, kahit hindi siya ABS. Diba? May mga scooters tayo ngayon. Yung mga NMAX, Aerox, naka-ABS na. Yung mga PCX, I think ABS din yun, eh. Or madami na tayong scooters ngayon, yung mga Japan bikes natin, nag-i-introduce na sila dun sa mga sub 400, yung mga 150cc's natin, nilalagyan na nila ng ABS. Before kasi, may experience natin yung mga ABS natin, yung anti-lock braking system ng motor sa mga 400 and above, sa mga mabibilis talaga. So added ano kasi yun, eh, safety para sa motor. So itong Vespa, hindi siya naka-ABS, pero sasama ko rin siya sa pros kasi sobrang lakas ng preno nito, mga orbs. Kumbaga, konting pindot mo lang, kagat na kagat. Yung front niya, gaya nung nabanggit natin doon sa una nating ride review nitong Vespa, naka-disc brake yung harapan, eh. Yung likod, yung rear natin, naka-drum brakes. Pero yung drum brakes niya, malakas kumagat. So, dahan-dahan lang din sa pagpindot. So, yung mga pros. Kung may additional kayong pros, paki-comment na lang below. Kasi on the spot na naman tong content natin. Pero yun nga, pinag-isipan naman natin to kahit papano. Bola lang yan. So punta naman tayo sa cons. Yung unang cons na ilalanggay natin dito is yung seat height. Kasi although ako, abot ko kasi medyo nabiyayaan naman tayo ng tangkad kahit papano. Pero masyadong mataas yung ano, seat height nitong Vespa. Siguro kung mga 5'5 and below ka, medyo tiptoe ka na dito, eh. Or siguro nga kahit 5'6, eh, medyo tiptoe. Kasi nung hindi pa namin na-adjust to, actually pina-adjust na namin tong seat height nitong Vespa ni Commander. Kasi nga, problema, medyo hirap talaga. Sobrang parang one leg lang yung ano niya, balancing niya dito pag titigil, eh. So kung medyo hindi tayo nabiyayaan ng height, mga Asian sizing tayo, ayun, medyo magkakaroon kayo ng difficulty sa pag-abot pag nakatigil. Pero sa mga matagal na nagmumotor, kahit siguro 5 flat yung talagang sobrang tiptoe sila, kaya nila to i-drive kasi magaang naman siya, eh. Problema lang dun sa mga newbie na riders, tapos nagandaan sila sa Vespa, kumuha sila kaagad without checking kung abot ba nila, and yun, pagbili nila, yun, di nila alam, ang hirap pala niya kasi mataas siya, parang ano, eh, pang Italian talaga, eh. Ito yung ano, eh, Ferrari ng scooter world, eh, Italian scoot, eh. So si Vespa. So yun yung ano, mataas talaga. Anong meron dito? Ang daming taxi. What's going on, man? First time natin na experience to dito sa Resorts World. Sobrang daming taxi na nagpapatraffic. Kinaharang nila yung mga galing doon sa airport. So yun, yung unang-unang con natin. Sobrang taas ng seat height ng Vespa. So yun yung ma-advise ko sa mga gustong kumuha ng Vespa.
I-check nyo muna kung abot nyo bago kayo kumuha. Or kung kaya nyo naman siyang i-drive kahit naka-tiptoe kayo or yung one leg stop, pagtitigil kayo, yung talagang bababa kayo dun sa upuan nyo, yun, pwede. Pwede nyo subukan talaga. Or kung gustong gusto nyo talaga at matagal na kayo nagmumotor, yun, subukan nyo. Pero kung hindi, check nyo muna para sure talaga kayo. Kasi sobrang solid magkaroon ng best po eh, kasi ang ganda niya talaga. Pero kahit na mataas, may mga options naman, pero hindi ganun din kalakihan yung naibababa eh. Like dito sa S125 kasi, hindi advisable na mag-lowering kit. Although kahit talagang gawa ng paraan, may lowering kit din naman, pumasok naman. Actually, itong gamit natin, naka-lowering kit. Ang problem lang is, baka pag nagkaroon ka na ng back ride, sumayad na yung ano, yung makina mo dun sa gulong, parang ganun. Kasi yung pinaka U-box mo sa side na pala, yun sa side na siya dun sa gulong didikit na pag sumobrang baba na. And yung option para tabasan yung upuan, like yun yung ginawa kasi namin dito sa S125 eh. Pinatabasan natin yung upuan and then nagpa-lowering kit din tayo. Yun, medyo bumaba naman siya pero ayun, medyo naabot na din ni Commander. And nadadrive niya na din naman to kahit pa paano. Kaso, yun nga, tiptoe talaga. Yun yung mga options. Pwede kayo mag-lowering kit, pwede yung patabasan yung upuan. So, shoutout sa nagtabas ng upuan ng Vespa natin. All About Covers. Yan sa Brookside, sa Kainta. So, ayan. Bago natin ituloy yung iba pang cons, shoutout dun sa mga kaibigan natin sa Vespa community, Vespa Hook PH, para sa inyong mga helmet hooks, mga wall mounted, kung gusto nyo door mounted, kung sa pinto nyo ididikit yung sabitan ng helmet nyo, pwede. So ayan, shoutout kay Vespa Hook PH. Pwede nyo siyang i-search sa Facebook and sa Instagram. And then yung isa pa nating tropa, ang Vespa Cover ni Will. Yan, so next time re-review natin yung Vespa Cover ni Will. Papakita ko sa inyo. Meron silang seat covers para sa mga Vespa natin, and then meron ding motorcycle covers para sa Vespa nyo. Weatherproof, waterproof, dustproof. Ganun katindi yun. So shoutout kay Papa Will ng Vespa Cover ni Will. Yan. So balik tayo. Anong second con? Second con natin is, ako for me, pinasok ko siya sa con kasi nangyari sa atin to. Kung napanood yung unang video natin, muntikan tayong mabangga ng tricycle kasi hindi niya narinig na parating tayo. So, ewan ko, siguro sa iba, gusto nila na tahimik yung motor. Pero para sa akin na regularly nag-drive ng motorcycle, going to work, important din sa akin na ano yun, na medyo malakas yung tunog ng muffler kasi alam nung nasa harapan mo na sasakyan or kahit nung may taong tatawid, may naglalakad dyan, alam nila may parating. Ito kasing Vespa, sobrang tahimik niya. So, hindi alam nung sasakyan sa harap na parating ka unless. Kasi yung ibang drivers, diba, kamote din, hindi sila tumitingin sa side mirrors kahit yung busina ka na. Yun, sobrang tahimik niya. Para for me, isa yun na magkukos ng accident eh. Kaya pag nagdadrive kayo ng Vespa, always make sure na alam nyo yung papasukin nyo, huwag kayong basta-basta sisingit. And alam dapat nung sasakyan sa harapan nyo na parating kayo. Dahil nga sobrang tahimik niya talaga eh. Nakakaloko yung katahimikan niya eh. Pero sometimes gusto rin naman yung tahimik, lalo na pag wala ka namang kasabay. Sobrang relax niya, parang gumugulong ka lang talaga ng gumugulong. So yun, sinama ko siya sa con, yung tahimik. Hindi siya pinupush natin na kailangan lagi maingay yung mga mufflers. Pero pag nagdadrive ka kasi ng motorcycle, importanteng alam din nung nasa harapan mo na parating ka. Para iwas aksidente, diba? Iwas abala din. Although, yun nga, kaya naman natin prenuhan yung mga yan. Pero syempre, nagkakagulatan kasi minsan. For me, yun yung isa sa mga cause ng mga accidents. Yung may biglang liligo, tapos darating yung motorcycle, yun. Doon sila nagkakabanggaan. Pero syempre, yung iba kasi, kamote lifestyle din talaga eh. Huwag natin tutularan yung mga ganun. Lalo na pag naka-Vespa ka na, putya, naka-Vespa ka na, mga kamote ka pa, diba? So yun yung second con natin.
Pangatlong con natin naman, pag may best pa ka, nagiging OC ka eh. Kasi ayaw mong nadudumihan yung motor mo. Parang kada may konti kang makita, laging ano eh, sumisipag ka eh. Mayat maya pinupunasan mo, mayat maya nililinis mo. Kulang na lang kumutan mo yung Vespa mo eh. So maraming mga Vespa owners dito yung makaka-relate sa sinasabi ko, na kailangan laging okay, shiny. Parang minsan nga, kahit pagkatapos mo siyang ano eh, linisin, kasi kadalasan yung mga may Vespa, sila mismo yung nagano eh, pumupunas, nagka-car wash, nagma-motor wash ng mga scooters. Kasi parang sobrang love na love nila eh, yung mga motor nila. Ayan, mga motor natin pala. Ganyan. Yun, nagiging OC ka talaga. Kasi ayaw mong nadudumihan, kailangan lagi malinis. Kulang na lang kumutan yung mga motor natin. Yun. Yun yung isa na pansin ko. Pasok natin siya sa con. Kasi yun nga, maya naglilinis ka. Kahit pagkatapos mo siyang linisin, parang kahit ilang basahan pa yung gamitin mo, nakukulangan ka pa rin dun sa kintab. So, yun yung isa yung con natin dito sa Vespa. Nagiging OC na masyado. Kasi kailangan laging always clean and shiny yung Vespa natin. So, yun lang mga orbs. Wala na akong maisip pa na kon, kasi sobrang solid naman talaga nitong Vespa. So dinagdagan na lang natin siya ng mga kon. And yun, malapit na tayo dun sa site natin. So siguro kailangan natin itong kumutan later dun sa site para hindi siya malibuhan. So lagi yung tatandaan mga orbs, ride safe, always wear your mask, huwag mawawala ng pag-asa, at mas huwag mawawala ng panlasa. Kita nyo naman, no? Singit-singit lang. Sobrang dali i-drive. So, peace, mga orbs. Peace. Bye-bye.